Good day mga kamarkada, welcome back sa ating YouTube channel. Mga kamarkada, ikaw ba ay nag-aaral sa RTU? Nakatulad ko ay nag-aaral doon as a third year college. So yan, alam ko na alam mo kung paano gamitin itong si Moodle. Pero sa mga baguhan pa lamang ng mga first year college nag-aaral sa RTU, para sa inyo tong video na ito. Sa episode na ito mga kamarkada, ating aalamin kung paano nga ba ma-access si Moodle sa mobile phone. First muna niyan mga kamarkada, i-download nyo muna si Moodle apps sa inyong Play Store kung wala pa kayo ha. Then kapag na-download nyo na mga kamarkada, i-open niyo at ito ang bubungad mga kamarkada. Ayan, ito yung bubungad. So dito, kapag ito yung bumungad mga kamarkada, ihingiin yung site ng inyong campus. So kapag sa RTU tayo, ayan, i-type nyo lang e-rtu.online. Then, i-click nyo yan mga kamarkada at ito yung sunod na lalabas. So, i-click nyo to mga kamarkada, itong connect to your site e-rtu.online. Yan, i-click nyo yan. Then, ito na yung next na mangyayari. Hihingi na yung inyong username and password. Yung gagamitin nyo dito mga kamarkada para makapag-login kayo kay Moodle ay ang inyong student number. Then, yung password ng inyong portal. Yan. So, then, meron din palang bago mga kamarkada, yung tinatawag na official email ng RTU student. Yan. Kung meron na kayo yun, pwede nyo rin gamitin. Then, next one mga kamarkada, ayan, kapag nakapag-login na kayo kay Moodle, ito yung bubungad. Welcome to E-Rtu. So, dyan, nakalagay na yung ano. Sabi dito, the E-Rtu is the university's online learning modality using the learning management system as a platform to create virtual classrooms. It houses various courses of different academic units in the university from laboratory high school to graduate school, including the university's massive open online courses. Yan. Yung mga makakagamit nito mga kamarkada, yung mga nag-aaral sa senior high school and junior high school. And ang mga college na katulad ko. Dahil ito yung ginagamit ngayon ng ating mga professor and teacher para makapagturo sa atin sa panahon ng walang face-to-face. Yes. Then, next one yan mga kamarkada, punta tayo kay, ito yung homepage yung mga kamarkada ha. Dito, nandito tayo sa part ng site home. So, sa site home, i-explore natin yan. I-scroll nyo mga kamarkada. Then, paano nyo mahanap yung course niyo o kaya naman yung subject na naka-enroll kayo o ititik ninyo. So, ang mangyayari mga kamarkada, i-click nyo tong search course. Yan. I-search ninyo kung anong, kung kayo ay senior high school at junior high school, i-type nyo lang yung grade level niyo at yung subject na kailangan ninyong pag-enrollan. Yan, i-click nyo lang yan. Then, kapag kayo naman ay college student, yung subject ninyo na kailangan nyo i-take, i-search nyo, kunyari, Prof. Ed 9. So, i-search nyo lang then yung pinaka-title niya. So, next one mga kamarkada, kapag na, ano nyo na, kunyari, grade 7 kayo, then yung subject nyo is computer 1, i-search nyo lang yan, then lalabas yan mga kamarkada. Then, click nyo lang yung mga kamarkada. Kapag na-click nyo na yung subject ninyo, ito yung bubungad at makikita ninyo yung description sa baba. A general introductory course which cover the computer servicing systems and software. Yan. Kunyari, ito yung ano yung computer 1. Yan. Kung kayo ay grade 7. Then, sa baba nyan mga kamarkada, makikita ninyo yung inyong teacher or professor na naka-assign sa subject na yan. Then, by the way mga kamarkada, dito sa baba, kung mapapansin nyo, may mga icon. Dito, may icon ng home, dahil nasa home tayo, at merong calendar, and chat box, and bell, kung saan notification, at itong menu, or settings, siguro yan. Yan. Dito sa notification, magnanotip yan kapag merong mga bagong pinapagawang activity, announcement, message, o kaya naman quizzes na i-upload si teacher and professor. Then, next one mga kamarkada,
Ayan, scroll nyo lang mga kamorkada. Dito sa pinakababa mga kamorkada, yan, itong tatlong ito, meron dyang download courses, content, open in browser. Pwede nyo open sa browser. Then, sa content naman mga kamorkada, i-click nyo lang para makita nyo ng buo yung laman ng mismong subject na inyong iti-take. Yan. Then, sa download course, pwede nyo i-download yung mismong courses na inyong iti-take. Then, next one mga kamorkada, yan, kapag na-click nyo na yung etong contents, yan, lalabas ito. Magkakaroon ng dalawang icon sa taas. Yan, may nakalagay contents and participants. Yan, dito sa participants, alam naman natin yung mga classmates natin makakasama doon sa mismong subject na yon na nag-take din ng mismong subject na yan. Then, ayan, makikita yung introduction, yung pinaka laman ng course at subject na yan na inyong iti-take. Yan. So, ayan. So, sa pinakababa niyan mga kamorkada ay nandyan yung study schedule, requirements, reference, class policy and house rules. Yan. Dito sa Moodle mga kamorkada, ang kailangan mo lang dito is strong na internet connection para hindi ka mawala sa inyong discussion o kaya naman sa iyong mga binabasang requirements and topics. Yan. So, ayan mga kamorkada. Dito din kay Moodle mga kamorkada, pwede ka dito mag-send ng iyong mga requirements na pinapapasa sa iyo ni professor o kaya naman ni teacher. Yan. So, ayan. So, tapos na tayo kay site home. Dito naman tayo kay dashboard. Sino nga ba si dashboard? Si dashboard mga kamorkada, dito natin makikita yung iba't ibang course na tinitake natin. Kunyari, kung ikaw ay junior high school at senior high school, dyan mo makikita yung mga subject na kailangan mong pasukan at kailangan mong itake. Kunyari, Filipino, science, math, English, etc. Yan. So, next mga kamorkada, dito naman tayo kay chat. Kay chat box naman tayo. Pwede nating makachat ang ating mga professor and teacher dito sa Moodle. Yan. Para ka lang nagme-messenger, pero ayun nga, limited lang. Char, hindi naman. Yan. So, next one naman mga kamorkada at ang panlas natin, itong si Moodle mga kamorkada, para lang sa kaalaman ninyo, ay para din po siyang Google Drive. Yan. Para din po siyang Google Drive kasi nauubusan din po siya ng space. So, ang kailangan natin laging gawin is i-check natin yung kanyang space usage. Yan. Is i-an natin yan, i-check natin yan kung puno na ba siya or may space pa or kailangan na natin mag-delete ng mga file and document na hindi natin kailangan. Yon. So ayan mga kamorkada. I hope meron kayong natutunan sa episode nito ngayong Feb-Ebeg. Yan. Ngayong Feb-Ebeg. Ngayong buwan ng Feb-Ebeg mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid. Ayan. So, ayan mga kamorkada, I hope meron kayong natutunan na. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please click the button below para lagi kang updated sa ating mga latest video. At huwag kakalimutan i-like at i-share at mag-comment na rin kung meron kayong katanungan. Thank you mga kamorkada!